Welcome back, Kaalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang isa sa mga nagahari noon sa kalsada na Philippine Rabbit Bus Lines o mas kilala natin bilang Philippine Rabbit. Maraming nangyari mula sa bus line na ito at sa araw na ito ay ating tatalakayin kung paano nagsimula ang isa sa pinakamalaking bus line noon sa Pilipinas na Philippine Rabbit. Saan nga ba nagsimula ang pangalan nito? At ano na nga ba ang nangyari sa Philippine Rabbit? Isa-isahin natin yan ngayon, mga Kaalam. Ang istorya ng dating hari ng kalsada na Philippine Rabbit. Nagsimula ang Philippine Rabbit noong August 28, 1946 ng mag-brother-in-law na sina Florencio Buwan at Ricardo Paras. Ito ay tinatag nila matapos ang nagdaang gyera ng kanilang pinakinabangan ang dalawang US Army weapon carriers na kanilang binili sa isang junk shop sa Mabalacat, Pampanga. Sa simula ay ang mga serbisyong kanilang binibigay ay ang pagtatransport ng mga pangunahing mga produkto gaya ng mais at bigas sa mga pangunahing pamilyan sa Luzon, kagaya na lamang sa Divisoria at mga palengke sa Maynila. Sa panahong ring iyon ay nakita nila ng oportunidad habang nakikita nila na umaasa ang mga tao sa transportasyon sa pamamagitan lamang ng kanilang mga paa o di kaya sa mga kalesa, at naisipan nilang dalawa na maghatid ng pangunahing paraan ng transportasyon para sa mga tao na siyang nagbukas at naglunsad sa kauna-unang Philippine Rabbit. Dahil na rin sa kagalingan nila sa mga daanan sa mga lalawigan ng Luzon, ay ginamit nila ito sa kanilang panig na siyang pagkatapos ng isang taon ay nakakalap ulit sila ng 10 US Army weapon carriers na siyang ginawa nilang passenger trucks. Masasabi natin na ang mga passenger trucks na ito ang naging mga maliliit na bus lines ng Philippine Rabbit, na sila rin ang mga naging pioneer sa industriyang ito sa ating bansa. Hanggang sa taong 1952 ay matagumpay na nga silang nakapag-operate ng front-engined international harvester buses na bumibiyahe mula Manila hanggang Moncada, Camiling, Victoria, La Paz, Concepcion at Tarlac City. Hanggang sa August 28, 1957 ay tuluyan na nga nilang pinangalanan ng kanilang negosyo na Philippine Rabbit Bus Lines Incorporated o PRBL. Ngunit alam niyo ba kung saan ba nagmula ang pangalan nilang Philippine Rabbit? Ang totoo kasi niyan ay nagkamali talaga sa paggawa ng logo noon, at ang pinakaunang intended na pangalan sa kumpanya ay Philippine Rapid. Ngunit mas nakita nila ng potensyal ang pangalang Philippine Rabbit na sa pagpapaliwanag ni Ricardo Paras ay ang rabbit ay nagre-representa ng bilis at madaling pagkilos. Hanggang sa napagdesisyonan nila na tumungo na talaga at gawing opisyal na pangalan ang Philippine Rabbit. Nagpatuloy ang paglaki at paglago ng Philippine Rabbit noong 1960s. Nagkaroon ito ng interes na makipag-ugnayan sa Mitsubishi Fuso na isang brand ng motor vehicle engine at spare parts sa bansa. Kaya naman noong 1963, ang PRBL ay nag-organisa ng Bupar Motors Corporation bilang maging eksklusibong distributor ng Mitsubishi Fuso engines and spare parts dito sa ating bansa. Ang korporasyon rin na ito ay gumagawa rin ng mga bus body building plant at isang tire recapping facility. Nakilala talaga ang Philippine Rabbit bilang pinakaunang nagpakilala ng first class bus accommodations, lalo na sa Western Luzon sa kanilang two-seater man white rabbits, pati na rin sa kanilang mga Philippine Rabbit minibus para sa mga maliliit na biyahe para sa mga lokal na pasahero. Merong ring mga PRBL minibuses na tinatawag nilang PRBL Mosquito Fleet, hanggang sa lumaki pa ang Philippine Rabbit sa pagbubukas ng Rabbit Tours Division sa Caloocan Terminal, at nagsimula na rin silang makapag-akumula ng mga air-conditioned buses. Paglao naman ng 1980s ay mas pinanatili nila ang mga ito at mas pinalawak ang kanilang mga serbisyo hanggang sa Baguio, Balanga, Bataan, Lawag, Ilocos Norte at sa Tarlac. Sa taong 1992 naman ay nag-anunsyo pa sila ng pagdaragdag ng 150 na brand new air-conditioned buses para mas palawakin at palakasin pa ang pwersa ng kanilang serbisyo para sa transportasyon. Sa taong 1998, ang Philippine Rabbit ay naging isa rin sa mga nag-sponsor ng Metropolitan Basketball Association. Ngunit sa tugatog ng tagumpay ng Philippine Rabbit ay ganun din kalakas ang pagbagsak nila dahil sa ilang issue ng kumpanya mula sa paglaki nito. Nagkaroon ng malawakang strike ang mga empleyado ng Philippine Rabbit noong taong 2002 na umabot hanggang sa 50 araw na siyang nakapagpasara ng pwersahan ng Philippine Rabbit, hanggang sa naibigay ng management ang mga hinihingi ng mga empleyado nito. Ngunit nangyari naman ito noong 2004
nang inirereklamo ng mga empleyado ang kanilang mga benepisyo gaya ng 13th month pay, mga retirement benefits, mga incentives, pati na rin sa kanilang mga government benefits kagaya ng sa SSS. Naging malaking kawalan ito sa parte ng Philippine Rabbit na kinailangan pa nilang ibenta ang iilan sa kanilang mga assets kagaya ng mga bus units, mga franchise nila at mga real properties. Mas lumiit ang sakop ng kanilang serbisyo dahil kinailangan nilang isuko ang iilan sa mga serbisyo sa ilang mga ruta. Nakapagpatuloy pa rin naman ang Philippine Rabbit sa kanilang mga serbisyo hanggang sa dumating ang pinakamalaking dagok ng kanilang kumpanya sa taong 2014. Inanunsyo kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpe-phase out ng mga sasakyang lagpas 15 years na ang edad. Kasama na ang mga bus units ng Philippine Rabbit ay kanilang naakumula sa mga taong 1994 hanggang 1998. Sa taong ito, halos magsara ang Philippine Rabbit dahil napilitan silang i-phase out ang karamihan sa kanilang mga bus units at itinigil ang napakarami nilang operasyon sa Baguio, Abra at Alaminos. Ngunit hindi pa rin ito napatigil ang Philippine Rabbit. Unti-unti silang nakapag-akumula ng mga makabagong bus units mula 2015 hanggang 2017 at hanggang sa kasalukuyan ay tuluyan pa rin pumaparada sa mga daanan ng Luzon. Naibalik unti-unti ng Philippine Rabbit ang kanilang sigla sa mga daanan at patuloy pa rin sa pagparada, hindi man natin na sila matatawag ngayon bilang pinakamalaking bus line ngayon sa bansa. Masasabi naman natin na sila ang naging dahilan upang magbukas ang mga posibilidad para sa ating pampublikong bus services sa bansa bilang sila ang kauna-unang nagbigay ng serbisyong ito sa ating bansa. Sila ang nagpakita ng daan para magkaroon tayo ng napakaraming mga bus line ngayon dahil marami ang nag-invest para sa mga bus line and services dito sa ating bansa. Naging parte na rin siya ng kasaysayan ng ating bansa at pagkakakilanlan natin bilang isang sariling bus line ng bansa. Maaaring nagkaroon man ng ilang mga issue ang Philippine Rabbit, ngunit kanila naman itong ginawa ng paraan. Hinarap ang mga pagsubok na dumaan sa kanila at ngayon ay patuloy natin silang nakikita ang tumatakbo sa mga daanan ng Luzon. Ating i-appreciate ang pinagmula ng bus line services at ang mga kauna-unang hari ng kalsada na Philippine Rabbit. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang mga karanasan mo sa pagsakay sa Philippine Rabbit? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.